patula. So may dalawang gulay tayo ng patula, mga langga, no? So una, babalatan muna natin yan siya. So ayan, babalatan natin yung ating patula na napakalaki at napakahaba. Ganyan lang. Hirap buhatin, guys, kasi mahaba siya. Napakahaba itong gulay na to. So ayan, putulin natin yung part dito sa ibabaw kasi ayan. So ayan, napulatan na po natin yung ating patula. So sunod natin gawin, slice lang natin, mga langga. So ganyan lang. Yan, ganyan lang kakapal. So ang patula, hindi siya gaanong maliso, no? Yung cucumber, napaka maliso siya. Kahit anong lulutuin nyo po, masarap po ito, ihalo siya, gulay na to. So, yan na, na-slice na natin, guys. Ating patula. So, ilipat natin siya dito sa malinis na lagayan. So, ayan. And then, yung isa pa, babalatan din natin. So sabi nila maganda na yung patula, mga langga, sa mataas ang dugo kasi nakakabawas daw to ng nakakababa daw siya ng ano, dugo. Yan. Sa mga high blood dyan, pwede kayong magulay ng ganito. Haluan nyo ng ano, patula. And then, slice lang natin tulad kanina. Ito ang gulay, guys, na double purpose. Kapag bata pa siya, pwede mo pa siyang kainin. At kapag tumanda na siya at mag-brown na yung kanyang itong loob na to, kapag nagbabrown na to, pwede na siya. Ito na yung magiging ano, lufa. Yung panghilod. Yan. So habang bata pa siya, kakainin na natin. Huwag na natin paabutin nang tumanda pa siya. Para hindi siya maging panghilod na. So, ayan. Bus natin dito sa ating. Ayan. So, ayan na po yung ating nabalitan na. Na siya, guys. Nabalatan at nahugasan na natin. So, next natin gawin is, budburan natin siya ng asin. Ayan. Budburan natin siya ng garlic powder para naman siya ay bumango. So ayan.
halo nyo lang guys, kasi yung sa parting ilalim ay hindi siya gaanong nalalagyan. So lalagyan natin. Atin gawin is meron tayo ditong dalawang pirasong itlog. Then mix lang natin. Diyan sa egg guys, maglagay tayo diyan ng dalawang kutsara na harina. Tapos lalagay tayo ng garlic powder at maglalagay din tayo ng paprika powder. So ayan. At kunting salt. So, ayan na po yung ating mixture, no guys. So, next natin gawin is ilagay lang natin dyan yung ating patula na hiniwa at in-slice natin ng pabilog kanina. So, ganyan. Babad lang natin sila dyan. Para maiba naman po yung ating putahe, so wag naman tayo purong sabaw para maiba naman at hindi nakakasawa. Kasi nakakaumay naman po laging sabaw. Pero sa totoo masarap din yung may sabaw. Masustansya din. Masustansya din to. Gusto lang natin maiba yung klase ng pagluto. No? So next natin gawin. So ayan na mga langga. May pinainit na tayo dyan na kawali. No? So i-fry natin yung ating binabad kanina na ano. Yan. So, mahina lang po yung apoy niya. Although hindi naman siya ganong kahina, pero yung katamtaman, medyo mahit lang mga langga. No? So, ayan. Madali lang po yan siya mag-fry mga langga. So, ayan na. Nag-brown na yung kabilang side niya. So, ayan. So, ayan mga langga, nagbabrown na siya. Continuous lang natin yung ating pag-fry, no? So, pwede na natin tanggalin yan. Luto na yan. So, hindi pa siya gaano kasi huli natin yan na nilagay. So, ayan na po yung kanyang tsura. So, after na siya i-fry mga langga, ito na po yung kanyang tsura, no? So, next na naman natin gawin. So, next natin gawin ay, so, may pinainit na tayo na kawali. Maglalagay lang ako ng bawang. Sunod naman natin yung sibuyas. At lalagay na rin natin yung ating bell pepper. And maglalagay tayo ng soy sauce. Kunting vinegar.
lalagay na natin yung ating oyster sauce. Lagay tayo ng ketchup. Lalagay na natin yung ating ketchup. So, ayan. Then, mix lang natin. Nasa sa inyo na yan, guys, kung gusto nyo ng damihan ng ketchup. And then, next, lalagyan natin ng seasoning. So, seasoning ko, naglalagay ako dyan ng magic sarap. Then, ilalagay na natin yung ating lalagay tayo ng paminta. Ay, garlic powder, guys. Then, ating paminta. So, mix lang natin. Maglalagay din ako ng konting paprika. So, ayan. At maglalagay tayo ng konting tubig para magkaroon naman siya ng konting sauce. So, puro konti lang. So, ayan guys. So, hintayin lang natin yan siyang kumulo. So, habang naghihintay tayo na kumulo siya, guys, sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo and click the bell button para lagi kayong notify sa aking mga bagong videos na i-upload. So, ayan. Hintay lang natin siyang kumulo. So, kunti lang. Ayan. Saglit lang po yan. Kukulo na yan siya, guys. So, ayan, no. Kumukulo na siya, guys. So, ilalagay na natin yung ating pina-fried kanina na vegetable. So, ayan na po siya. Lang natin habang kumukulo yung ating sauce. Bango. Ang bango na po niya, guys. So, ayan, pakuloy lang natin ha, para mag-absorb yung lasa doon sa vegetable na ating pina-fry kanina na. So, ayan, halos luto na po yan, guys, kasi luto na rin po yung gulay na ating nilalagay kanina. So, yan na lang po ang hinihintay natin na mag-absorb yung lasa doon sa ating pina-fry na vegetable kanina, no? So, hintay lang natin ilang saglit. So, ayan na po, hintay na natin yung luto na po yan siya, guys. So, ilipat na lang natin siya sa lagayan. No? So, yan. So, ayan na po, no? Lalagay na natin, guys. Lipat natin dyan sa ating malinis na plato. So, ayan. Sorry po, nagalaw po yung aking camera. Ang hirap po mag, na, ikaw lang po yung naghahawak sa camera. So, ayan. Thank you.
So, ayan na po yung ating naluto, guys. So, lalagyan lang natin dyan sa itaas ng pampagarnish niya, no? So, ayan na po yung ating ginisa na. So, ayan na po yung ating ginisang patula, no? So, yung ating ginisang patula na pina-fry natin muna bago natin siya niluto kanina. So, ayan. So, ayan. Napakasarap po, guys. So, ayan. So, ayan. Titikman na natin, guys, no? So, ayan. Try natin tikman. So, ayan po siya. Ayan na po. So, ayan. Tikman natin yan, guys. So, ayan na po ang ating niluto kanina. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. And don't forget to click the subscription and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos at aking mga bagong upload. So, ayan, maraming salamat sa lahat and thank you for watching. So, ayan.